Hello everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat. At narito po muli kami at nagbo-broadcast ng ating Bible study. Today is Wednesday, so tayo po ngayon ay Bible study. Welcome po sa bawat isa na naka-tune in, na-watching right now sa ating po mga kapatid na kung saan panig ng mundo, na saan man kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At welcome po sa bawat isa. Hallelujah. Yon, sino po bang nandyan na? Yon, ang MMK, Mark, I'm sure, Mark and Mika and Kim is already watching right now. Si Maricar, si Atikay, si Olivia Roy, si Eunice, si Melvin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sino pa po? Si Pastora July is also watching with us. Good evening po. Ron Katunggal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sino pa? Si Rachel Melo is also watching right now. Good evening, bro. Ayun. Sino pa po? Hindi ko nabate. Ayun. Si Rex Castillo from Canada. Magandang gabi, bro. Magandang gabi, bro. Kamusta po kayo dyan? Sino pa? Arwin Capiral. Pastor Arwin Capiral, good evening po sa inyo. Thank you for watching. At stay with us. Magandang gabi po. Yon, Camille Buwan. Ayun. Hello po dyan sa JA, sa party ng Riga. Yon, JA1 Korea is also watching with us tonight. Si Jocelyn Rodriguez. Magandang gabi po. Gabi po ba dyan sa Korea? Annyeong haseyo. Magandang gabi po. Yon, mabiyayang gabi po sa bawat isa. At again, as I have said earlier, tayo po ay Bible study ngayong araw na ito. Wednesday is always Bible study, and also Tuesday. Tuesday and Wednesday po ay Bible study. Okay? So, let's start na po. At let's bow our heads and close our eyes. And let us invite the presence of the Lord in our midst. For He has said in His word, two or three gathered in His name, He will be in our midst. Hallelujah. Yes, Father God. Salamat po, Lord, sa pagsama sa amin ngayong gabi pong ito, Lord. Alam namin, O God, na naririyan ka, Lord, kanina pa po, Lord, Ikaw ay naghihintay sa amin. We pray, Father God, that You would give each and everyone wisdom, Lord, na dumaloy ang anointing, ang wisdom, Lord, sa broadcast na ito, sa buhay po ng bawat isa, those who are praying for something in their life, O God, we pray, Father God, na ito po ay iyong kakatugunan. Hallelujah. By the power of the Holy Spirit in Jesus' mighty name. Kayo po, Lord, ang kumatugon ng pangangailangan ng bawat isa. Lord, minister to each and every person that are watching right now, O God, in Jesus' name. Salamat po, O Diyos. Patuloy, Lord, na kami po ay balutan mo ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Clothe us, Lord, with the robe of righteousness of your Son upang patuloy din kami, Lord, na magamit ang buhay po namin. Glorify you and serve you, Lord, with gladness in our hearts. In Jesus' mighty name, this all we pray. Amen. Hallelujah. Palapan mo natin si Lord. Hallelujah. Sino pong excited ngayong gabi mag-aral? Hallelujah. Yon. Sige po, awitan natin si Lord yung tunay na nagpupuri. Bigyan natin yung nararapat na papuri sa Lord. Amen po ba? Amen. Sige po, awitan natin siya. Ito po yung awit na nagsasabi ng, you are magnificent. Sino po nakakalam nito? Everybody should know this song already, ha? Sige po, awitan natin siya. Who compares to you? Who set the stars in the place? You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you?
You who bring the morning light, the hope of all the earth, is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Sige po. Awitan po natin si Lord. Galing sa puso. Where the evening fades, you call forth songs of joy. As the morning wakes, we your children give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. Sige kapatid, purihin mo siya, for He is worthy to be praised. Hallelujah, oh Jesus, oh Jesus, we give you praise, we give you honor, Lord. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. You are magnificent, eternally wonderful, glorious
Jesus, no one ever will compare to you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. The sweetest name of Jesus. The sweetest name in the name of Jesus. No sweeter name have I ever known. No sweeter name than the name of Jesus. No sweeter name than the name of Jesus. No sweeter name have I ever known. No sweeter name than the name of Jesus. You are the life to my heart and my soul. You are the light to the darkness around me. You are the hope to the hopeless and broken. You are the only truth and the way. You are the light to my heart and my soul. You are the light to the darkness around me. You are the hope to the hopeless and broken. You are the only truth and way. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Truth in the way, truth in the way, oh, oh, Jesus, you are the truth in the way, you are the truth in the way, Jesus. We give you glory, Lord. We give you honor, Lord. There is none like you, Jesus. The sweetest name of Jesus. Hallelujah. Purihin mo siya, kapatid. For he is worthy to be praised, worthy of all honor. Hallelujah. Yes, Father God, we come to you, Lord, in the name of your Son, Jesus Christ. For apart from your Son, Lord, we are nothing. Lord, we will be hopeless, Lord. But
with the grace that you have extended to us, Lord, through your Son. Lord, patuloy at patuloy kami na nakalapit sa iyo. Narito kami, Lord, sa iyong banal na harapan, Lord, at humihingi, Lord, ng biyaya mo. Lord, we are the recipient of your grace. Salamat po, O Diyos. In Jesus' mighty name, this all we pray. Amen and amen. Palakpak po sa Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, sa gabi pong ito, tayo po ay mag-aaral. Sabi mo sa katabi mo, mag-aaral tayo. Ayun. At huwag mo akong istorbohin. Don't talk to me. Mag-aaral. Seryoso dapat tayo pag nag-aaral, ha? Yon. Kung pag ano nga, eh, di ba, pag nasa classroom tayo nung when we were studying in our ano school during our school days, we were not allowed to talk. You're not asked to when if you're not asked a question, hindi ka pwedeng magsalita basta-basta, kailangan taas mo ang kamay mo. Yon. Amen. Dapat pag ano, pag nag-comply ka, yon. Kainaman. Kung saan na mapupunta, no? So last week po, what we studied is the law. Yun. So ang ating pong verse na ating pinag-aaralan ay nasa John chapter 19 verse 7 po tayo. Yun. Pakibuksan po ang ating mga Biblia, whether it is actual Bible or an app, ay pakibuksan po. Ano? Para tayo po ay sabay-sabay na magbabasa ng Bible. Yo. Sige na, buksan mo, kapatid. Mamaya, iba yung nakasulat din eh. Doon sa, ano mo, sa Bible mo, you have to check po, mga kapatid. Be like the Bereans. We check kung ano po yung talaga nakasulat, ha? So, ang sabi po doon sa John chapter 19, verse 7, the Jewish leaders replied, by our law, he ought to die because he called himself the Son of God. So last week we studied yung law, why the Jewish, kasi sabi po ng mga Jewish leaders, they Jesus Christ ay violated a law, yon. So yung sa Leviticus po, Leviticus yung po yung binilate niya. So we studied yung the law last week, and today yun nga po, we are going to study ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Son of God. Yun. Sino po ang naniniwala na si Jesus ay Son of God? Taas po ang kamay. Taas ang kamay. Kahit nasaan ka, sige. Taas mo ang kamay mo. Basta kung naniniwala ka that Jesus the Son of God, ay taas po natin ang kamay. At say amen. 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 Ito po ay napaka-importante na maintindihan natin, na matanggap natin. No, to understand that Jesus as Son is the Son of God is to understand the spiritual adoption that we have as a believer. No, yung relationship natin sa Ama. No, malaki po ang implikasyon nito, mga kapatid. It has mabigat ang implikasyon na ito kung hindi po natin natanggap ito at hindi po natin ito naintindihan. Because you will not be obedient eh. Kung hindi po natin naintindihan ito, hindi rin po natin ma-appreciate o hindi natin ito yung bang kalagayan natin. Hindi natin alam ang ating privilege, no? Hindi natin alam kung paano tayo lalakad sa ating pananampalataya because we don't know who we are, no, sa Ama. So hindi rin natin alam yung gifts and rights na ating minamamanahin. No, ito po, when you understand yung Jesus being the Son of God, we will understand yung ating pananampalataya, yung Christian faith po natin. Kaya importante po na ito ay iyong maintindihan. Kailangan maintindihan mo ito. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan maintindihan mo ito. Kailangan maintindihan ko ito. Alam niyo po ba, kung hindi po ito natin naintindihan at hindi natin ang tendency po kasi, that's why, most of the time, di ba, when we encounter problems, lagi tayong bagsak palagi. And we question, we pose a lot of questions because hindi natin naintindihan kung sino tayo sa Lord. Kung sino si Jesus na nagligtas sa atin. So, ang tendency, ganun po yun.
So, kaya pag minsan, di ba, may problema tayo, pag konting problema lang, o konting ano lang, ay ano na agad, gigewang-gewang na agad sa pananampalataya. Kaya po, ito'y importante. Kaya, ito pa rin po, pag hindi na mo naintindihan ito, hindi ka makakapagpuri sa Diyos ng maayos. Yung proper worship po ba? Kailangan mayroon po tayong proper worship. And for us to have a proper worship to God is to understand our faith, who Jesus Christ in our life is. Kailangan po maintindihan nun. Kaya po kulang din tayo sa panalangin. Kaya hindi tayo nag-aaral ng Biblia because we do not understand who Jesus is in our life. Kaya po, dapat intindihin natin ito. Amen po ba? I'm trying to, kasi medyo malawak po actually itong usaping ito. And it is, ito po ay doctrinal kung tutuusin. Kasi marami po hindi naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. So ito po ay napakabigat na, kung tutuusin po, ito ay napakahaba. But isushorten ko lang po sa inyo, So, ang sabi po doon sa, kailan ba kinlaim ni Jesus Christ na siya ay anak ng Diyos? He is the Son of God. Kailan niya kinlaim? Or did he claim really that he is the Son of God? Ang sabi po doon sa John 10 verse 30, I and the Father are one. So if the Father is God, he is claiming to be the same level with God. So, siya po ay, kiniklaim din niya na siya ay Diyos. And being the being God is ito po yung kung bakit nagagalit itong mga Pariseo. And that's why they have charged him with blasphemy. Ito po yung doon po yung nanggaling. Actually tanda niyo po ha, Jesus is not a mere man claiming to be God. Hindi po siya tao na katulad ng iba, di ba? They are claiming to be God. Hindi po siya tao claiming to be God. He is the Son of God in human flesh. Kailangan po nating maintindihan yon. Katulad po ng sinabi sa Isaiah chapter 9 verse 6. Wala dyan. No? Ang sabi po doon, for us a child is born, to us a son is given. Ibinigay po siya. Siya po ay anak na ibinigay sa atin. Kailangan po nating tanggapin yun, maintindihan yun sa puso natin. Anak po siya na ibinigay sa atin. Hindi lang po siya ipinanganak as tao, but siya po ay anak na ibinigay para sa atin. Diba? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son so that whoever believes in Him shall not perish but will have eternal life. So, importante po, He is a Son that was given to us. Anak po siya, no? And kung inyo pong matatandaan, doon sa John 10, verse 30, so he claimed, I and the Father is one. So, ang ginawa po ng mga Pariseo, they took stones para i-stone si Jesus Christ, para batuhin siya. Doon sa, babasahin nyo ng tuloy-tuloy, sa 31, babatuhin siya ng mga Pariseo. Stone to death po yung kanilang gagawin. But doon sa verse 36 to 37, John chapter 10, verse 36 to 37, ang sabi po ni Jesus, why do you call it blasphemy when I say I am the Son of God? Tinan nyo po ha. After all, the Father set me apart and sent me into the world. Don't believe me unless I carry out my Father's work. Sa 38 po, ang sabi, but if I do His work, believe in the evidence of the miraculous works I have done. Even if you don't believe me, then you will know and understand that the Father is in me and I am in the Father. So, mga kapatid, kung titignan niyo po, yung ginagawa niyang milagro proves actually that He is the Son of God because yung ginagawa niya ay para sa Lord o yung sa Ama, yun ang pinagagawa sa Kanya. No? Kung inyo pong babasahin sa Hebrews chapter 1 verse 3, take note of the verses. Para po, meron po tayong pag nag-question sa atin, alam po natin, isasagot natin verse. Ito po ha, Hebrews chapter 1 verse 3, the Son rejects God's own glory and expresses the very character of God and He sustains. Inin nyo po ha, ang linaw-linaw, di ba ha? The Son rejects God's own glory and expresses the very character of God. Di po ba?
pag tayo po ay may anak, yung sa mga may anak na, di ba? Yung anak, kamukhang kamukha mo. Di ba? Kawasa namang hindi mo kamukha yung anak mo. And something ay nakuha sa'yo. And He sustains everything by the mighty power of His command. When He had cleansed us from our sins, He sat down in the place of honor at the right hand of the majestic God in heaven. Kapatid, Jesus' miracles, teaching, death, resurrection, and ascension to heaven proves that He is the Son of God. Mga kapatid, you have to understand it at tanggapin po ito. Mga kapatid, nakasulat po doon sa John 20, verse 31, "But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God." Nakasulat po ito, ha? I did not claim this. Ito po ang nakasulat sa banal na kasulatan sa Biblia. But, ulitin ko po, John 20, verse 31, "But these are written so that you may believe." Itong mga milagro, yung mga nangyari, yung mga ginawang ni Jesus, the works of Jesus Christ, you know, yung teaching niya, "These were written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God." Yan, nakasulat, maliwanag na maliwanag po. "And that by believing, you may have life in His name." Di ba? Maliwanag na maliwanag po, mga kapatid. There is no question about it. At ang sabi po, ang si Lord mismo nagdeklara, He testified about His Son. Tingnan niyo po sa Matthew chapter 3, verse 17. Ang sabi po doon, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ang Lord mismo ang nagsabi, He is the beloved Son. Kung ang Lord, ang Diyos ay nagsasabi that Jesus is His beloved Son, tingnan niyo po, ha? Ano pa yung question? Tingnan niyo po, ha? Sa Mark 3:11, pati ang demonyo. Tingnan niyo po, ha? Nakasulat. Mark 3:11. Mark chapter 3 verse 11, "And whenever the unclean spirits saw Him, they fell down before Him and cried out, 'You are the Son of God!'" Imagine, even the devils, even the unclean spirits, proclaim that Jesus is the Son of God. Eh tayo pa kaya? God Himself has declared that Jesus is the Son of God. And even yung mga demonyo, imagine nyo po mga ito, mga unclean spirits, they also declared, they cried out, "You are the Son of God." Di ba? Ay sino po tayo? Sino tayo? Mga tao lang. No, we are mortals, sabi nga. And John chapter 3, it is important. Again, I am emphasizing that this is very important. Bakit? John 3:18 po, nakasulat. "Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God." Kaya po importante na tayo po ay maniwala. Dapat po natin paniwalaan ito, because the Bible says so. And sabi po doon sa John 17 verse 3, "And this is eternal life, that they know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent." Ang makilala po natin siya. Ang makilala natin si Jesus, yung tunay. No? You have to understand, brothers and sisters, denying the Son isn't some optional, hindi po optional path yan. And bang I believe in God, but for Jesus being the Son of God, I don't believe it. Hindi po optional yon. If having the Son is life, forsaking the Son embraces death. Kung idinideny mo si Kristo, kapatid, that means you are embracing death. Yun, mga kapatid. Ang sabi po nga doon sa Matthew chapter 10, wala po dyan, verse 33, "But whoever denies Me before men, I also will deny before My Father who is in heaven." Oh. Kung dinideny mo si Kristo, ba? Tandaan niyo po, nakasulat din sa 1 John chapter 2, verse 22 to 23. Ito, I remember it. "Who is the liar
but he who denies that Jesus is the Christ. This is the Antichrist, he who denies the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father. Whoever confesses the Son has the Father also. Ah, kapatid, for us to know Jesus and accept Him and believe na siya po ay anak ng Diyos, He is God. That is the most important thing na dapat natin maintindihan sapagkat ito po ay maglalagay sa atin kung saan po tayong posisyon. Ano? Kasi kung hindi natin alam to, madali tayong mabubuhay. Kung hindi natin panghahawakan, hindi natin, alam mo, okay, I believe in God, ganun lang ang alam mo, naniniwala ko sa Diyos, and then what? Wala ka nang alam about Jesus, about what He has done for us. Kung hindi mo alam yung ginawa niya, alam mo yung naniwala ka lang, pero hindi mo alam kung anong pinaniniwalaan mo, maliligaw ka noon, kapatid. No? You have to understand that Jesus is the Son of God. And He was given to us. No? He was given to us because God loves us so much. Ganun na lamang yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi po optional yan. Pag kung alam natin ito, yung katotohanan ito, diba? Ang sabi, I am the way, sabi niya, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So kung kilala mo siya, alam mo siya, meron kang relasyon sa kanya, tanggap mo siya sa puso mo. Kaya dapat po, tinatanggap talaga natin sa puso natin eh. Kaya po, kailangan, pag nagbabasa tayo, halimbawa, lalo na yung mga preaching ng kung sino-sino, di ba? Then, we have to check first, ano ba yung pinanginindigan nila, ang paniniwala? Yung statement of faith nila. Dapat alam, tinitignan muna natin yun. Baka, okay, ang ganda ng preaching, alam niyo po yun, they will say many things. Yung mga preaching na nakakakiliti, mapapangiti ka, oh, wow, yayaman ako. Pero, ano, yung pananampalataya po pala na yung statement of faith po pala nila, hindi naniniwala kay Jesus as the Son of God. Ay, kapatid, ingat lang. Mag-ingat po tayo. No? Baka puro po prosperity o puro ano, no? Hindi po ganon. Kailangan pong malaman natin ang katotohanan tungkol sa ating pananampalataya. Alam niyo kung bakit? Kasi ito po ay ano eh, kaluluwa po ang pinag-uusapan nito. Hindi po yung ano lang, parang knowledge lang na nakilala natin siya. Tapos, kung hindi totoo, ay di, move on. Hindi po ganun eh. Kaluluwa po natin to. Eternal na kapahamakan po ang naghihintay sa sino man. Na ano, kaya nga po ang sabi doon sa ano, di ba? Ang sasabi na, many will say to me, Lord, Lord. No? Di ba? Kasi, akala nila, their faith is yung tunay yung pananampalataya nila. But then, hindi po ganun basta-basta. Mali, ano po, masikip po ang daan. And the only way is through Jesus Christ. Ang sabi po niya, di ba? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ating pong pagnilay-nilayan. Yeah, we have studied. Studied po yung ating, ito pinag-aralan natin. That He is the Son of God. Ang tanong po ni Lord sa inyo, as it is written in Matthew chapter 16, verse 15, then He asked them, but who do you say I am? Sino po ba si Jesus sa inyong buhay? Yun po yung tanong. You have studied who Jesus is. He is the Son of God. We have been there. And the Bible declares, the Son, the Father says his beloved Son, no? Even unclean spirits declare that He is the Son of God. Ang tanong ngayon sa'yo ni Jesus Christ, who do you say I am? Sino ba siya sa'yo? Sino siya sa buhay mo, kapatid? I have asked this question and before, naitanong ko na ito before. At again, let me ask this question to you. Who do you say Jesus is in your life? I-comment po natin.
Sino ba siya sa buhay mo, kapatid? So, naintindihan po ba natin kung sino si Jesus? Yung understanding na ito po, pag tayo nagkaroon ng understanding who Jesus is, really is, in our life, kung sino talaga siya, maano mo ngayon? Si Jesus, anak ng Diyos. And how do you worship Him? Diba? Paano mo na ngayon siya i-worship? Paano ka ngayon magdasal? No? Diba? Doon mo marirealize, kainaman, I should not worship Him like this. Kailangan po, kaya papurihan natin siya, yung properly, maibigay natin sa Kanya yung tamang papuri, for He is worthy to be praised. He is worthy of all honor. Yun po lagi ang sinasabi natin, hindi po ba? Pag mayroon kang tamang pagkakakilala, mas madali mo siyang pupurihin na wala, kahit walang script, walang babasahin o walang lyrics, napakadaling purihin siya. Kasi kilala mo siya. No? Parang yung mahal mo, di ba? Alam mo kung ano yung katangian niya, bakit mo siya mahal. You will know. Knowing Him. No? Yun po yung nakasulat doon sa John 17:3, di ba? And this is eternal life. To know who God is. No? Yun po yan, mga kapatid. I hope na meron po tayong natutunan ngayon. Say amen! Amen. So, ito po, natutunan natin, dapat din natin tanggapin. Dapat tanggap din natin. Bilang Kristiyano, kung tinatawag mo ang sarili mo na tunay na Christian, you have to believe that Jesus is the Son of God. No? Yun po yun. Hindi po pwedeng optional to. Ha? Yun. It's the same na kung ito kayo po ay naniniwala sa Diyos, parang when you open the Bible, ganito po rin yun eh. When you open the Bible, when you read yung Genesis chapter 1 verse 1, dapat paniwalaan mo yun. Otherwise, kung hindi yung palang Genesis chapter 1 verse 1, hindi mo na pinapaniwalaan, kapatid, yun, you are not a believer. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Kung doon pa lang, hindi ka naniniwala, you don't believe in God. Dapat po, pagbukas pa lang natin, Genesis chapter 1, verse 1, pinaniniwalaan na natin yon. In the beginning, di ba? Dapat po, umpisa pa lang, yung pulong umpisang yon, naniniwala na tayo. Then you are a believer of God. And to be a disciple, believe in Jesus Christ. Amen po ba? And then you will obey. Doon na po yung susunod na po yung obedience. Pag kilala mo siya, na andun na yung pagsunod. Di ba? Pag hindi mo kasi siya kilala, ang tendency ay hindi ka naman susunod. Hindi ka yung kapangyarihan ng Lord, di ba? Ang tendency, ganun po. So, doon po nag-uumpisa yun. Sa paniniwalang tama, katotohanan, no? Because the truth will set you free. Amen po. And Jesus has set you free. Amen po. Amen. Sige, palakpak sa Lord. Hallelujah. Ayun. Hallelujah. So, mga kapatid, I will end with a prayer. At patuloy po natin pag nilayan na i-review nyo po yung mga verses that I have quoted for us to understand deeply yung ating pananampalataya, yung ating pinangahawakang pananampalataya. Amen po ba? Dapat po alam natin itong mga ito para pag tayo ay napapunta sa tanungan, natanong tayo, meron tayong isasagot. We can defend our faith. Amen po ba? Yun. Marami pong magtatanong sa inyo. So, you have to know these verses para makasagot po tayo. Masagot po yung ating alam natin kung ano yung pinananampalatayahan natin. Amen po ba? Amen. Sige po, let us pray. Hallelujah. Yes, Father God, we thank you for your words, Lord. Thank you, Lord, for the message
Lord, we may not understand some of the things, Lord, that is written, Lord, but we believe. We believe in your Son, Jesus Christ, Lord. Naniniwala po kami, Lord, na siya yung anak, bugtong anak, Lord, na ibinigay sa amin upang kami ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Salamat po, Lord, sa biyaya ng ginawa ni Jesus, ng sakripisyo niya para sa amin. Salamat po, Lord, sa araw na ito. For you have given us, Lord, wisdom to understand and to know Jesus more. Lord, patuloy mong ilagay sa aming puso na si Jesus, Lord, ay ang aming tagapagligtas. Not just, Lord, sa aming mga kasalanan, kundi rin, Lord, sa lahat, Lord, ng pagkakataon sa aming buhay. Ano man sitwasyon, He is our Savior. He is our Savior. Lord, patuloy mo, Lord, na katulgunin ang pangangailangan ng bawat isa. Ikaw, Lord, ang patuloy na sumagot sa panalangin ng bawat isa. Lord, some of us ay may nararamdaman, mayroong karamdaman, Lord. We pray, Father God, for your healing. Because, Lord, ang sabi mo sa iyong salita, by His stripes, we are healed. Even, Lord, yung karamdaman na ito, Lord, pinagaling mo na sa pangalan ng Jesus. Pinagaling mo na kami po, Lord, in Jesus' name. Salamat po, Lord, sa buhay po ng bawat isa na nanood ng broadcast na ito. Patuloy mo po, Lord, na ingatan ang bawat isa. Kasama po, Lord, ang buong pamilya namin. Patuloy, Lord, na ikaw mataas, maparangalan sa buhay po ng bawat isa. In Jesus' mighty name, this is all we pray. Amen and amen. Hallelujah. Yun. At mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Sino bang hindi ko na... Girlie Pawaon, good evening po. Lawrence Sario. Pastora Amalia, magandang gabi po. Reb Ito, good evening po, Reb. John Prudente is also watching with us. Roddy Remigio Baral from Batangas. He is my parang kababayan ko from Nasubu. Lenny Luntok, of course. Antoinette Siasa San Pedro. Julia Joyce Diutoy. Pastora Weng. Magandang gabi po sa inyo dyan sa J. Wandera. Joanna Marie Tolentino. Reb Nicolas Melo. And Neri Amarilla Diaz in she's in Hong Kong right now. Good evening po. Lawrence Gesta, Mary Ann Caballes, JJ Tunod, Mel Justy Chavez, Joy Cristel Stolano Delgado. Ayun, hallelujah. Good evening po. John Leo Alba, magandang gabi po diyan sa inyong lahat. Antoinette Agkawili Lim. Hallelujah. Praise God. Jonathan Jimenez Rujeron. Sino pa po? Ang hindi ko nabanggit dyan. Elizer De Jesus and family. Pel Peralta. Yun. Beans, Pastor Beans Dinglasan. Nora Rosel Soriano. Good evening po. Jordan Ebrio. Seth Rizano. Yun. Pastor Louis Umahon. Good evening po. Hallelujah. Yun. Salamat po sa inyong panonood. I pray that meron po tayong naintindihan sa ating pong pinag-aralan ngayong gabi. Miko, yun. Binos Valientes, Manda Joe Francisco, yun. Good evening po. At, yun. Aileen Balte is also, watch also. Cory Isleta, good evening po. Yun. Blanca Binuya, yun. Magandang gabi po. Yun, si tita pala ni Eunice. From America, yun. Hallelujah, nakaabot tayo sa America. Good evening po sa inyong lahat. At this is Pastor Roel Idio from J14 Dubai. Signing out tonight. God bless everyone. Hallelujah. Glory to God po. Hallelujah. Click here. Click here. Click here. Click here. Telpak mo dyan. Click here. Ala eh, click here. Click here to subscribe.